Welcome back, mga kaalda. Medyo pasensya na po kayo minsan sa audio natin, mga kaalda ba? Sabi ko nga po sa inyo, kumbaga naninibago pa po tayo. Baka maraming iyak dyan, mga kaalda, na ang pangit naman ng boses mo, Mr. Destiny. Hindi ko alam kung delay ka o talaga nagde-delay-delay yan ka lang. Tapos yung background mo, minsan hindi maganda. Well, kanya-kanya po tayong opinion na. Pero at least mga kaaldab, updated kayo kay Mr. Destiny. Itong pag-uusapan natin ay talagang sa real life couple. Pero bago tayo dyan pumunta, well, kumbaga pinapa-trending ngayon ng GMA Kapuso, ang Daddy's Girls. Ganon din naman po sila dyan. Tapos, Direk Chris Martinez. Direk Chris, na kung saan puro magaganda nga po raw ang mapapanood ngayon sa Daddy's Girls. Wala daw pong replay o well, pasensya na po ah, kasi hindi ko naman po ako nanonood eh. Real talk mga kaaldab, di po talaga ako nanonood ng Daddy's Girls simula po nang talagang i-boycott ito ng Aldab Nation. Medyo nakakatuwa dahil nabawasan po yung puyat natin, yung tipong nakakatulog na tayo ng maaga dahil po sa kanila. Dati-rate mga kaaldab, 10:15 gising ka pa, nag-aantay ka pa ng Daddy's Girls na sinasabing 9:30, 9:45 na nagsisimula. Tapos syempre, advertiser pa. Grabe, di po ba mapupuyat ka? Pero kahit gano'n naman po mga kaldab, sinusulit naman namin o ng mga True Blood at Aldab Nation yung suporta. Kaya lang, ang hindi lang po talaga maganda, nung gines nga po nila dyan si Mr. Spotted, na akala po nila, eh, makakakuha sila ng simpatya. Doon lang po nagsimula at nalaglag nga po. Pero sabi ko nga po mga kaaldab, kung may parapol po para po kala Mengay at Isoy sa Daddy's Girls na magko-comment ka o magbibigay ka ng mensahe o magpapadala ka, eh nanalo na po ako. Real to kaya mga kaaldab. Sa dami po ng komento ko sa kanilang website kapag ka pinopost nila yung Aldab Nation o yung Daddy's Girls, isa po tayo sa nagko-komento. Ganun din naman po sa Twitter, sa Instagram, at sa Facebook po nila mga kaalda. Pero siyempre, wala po ako sa posisyon para pilitin sila mga kaalda. Although, panalong-panalo tayo ngayon mga kaalda dahil ipinapakita na nga po at ipinararamdam na ni Main Mendoza kung gaano nga po niya kamahal si Richard Folkerson. Isa pong ebidensya at resibo mga kaalda bang hindi niya pagsipot sa talaga masabi natin na malalaking rally na ginawa po ni Mr. Spotted. Siguro mga kaaldab eh napag-isipan niya rin na kumbaga parang hindi na ata normal yung ginagawa nila sa atin, di po ba? Yung sa Aldab Nation na magkakaroon ng clone, nakita si Mengay sa Veterans Village pagkatapos nasa Thailand siya, di po ba? Kaya syempre yung iba nadidismaya. Hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo. Kaya yung mga main fanatics sa Tang Army ngayon, eh, hindi na po masyado nagpo-post. Kumbaga, alam nila na, kumbaga sila na rin po yung gumagawa ng sarili, kasisira nila. Hindi po ba? Yung tipong, dapat hindi natin to ginawa. Ayan, tuloy, nalaman ng, ano, na fake news tayo. Po ba? Kaya ngayon, mga kaaldab, kaya siguro, yung nagbibigay sila ng update, hindi agad-agad pinopost sa social media. Tayo pa po yung unang nakakita. Ang nakakatawa nito mga kaaldab, hindi naman ako main fanatics. Oh, hindi. Main fanatics po ako mga kaaldab, pero at Alden fanatics. Pero Armin hindi po. Sabi ko nga hindi ako Armin fanatics. Pero nauuna pa po ako makaalam sa mga ibang Armin. Hindi po ba? Yung tipong may latest post si Mr. Spotted. Ako agad yung unang nakakita. Yung mapapansin ko agad-agad, samantalang sila, pag dinignan ko yung social media account ng mga number one na makapagsalita sa Aldab Nation, nakala mo sila yung perfecto. Yung titignan ko po, wala po akong makita. Hindi ko nga po nakita yung mga post. Sabi ko, parang may mali ata. Parang, hindi ako makapaniwala, mga ka-Aldab, na sila pa po yung nahuhuli. Tapos ngayon, yung mga post ni Ibiang sa social media, sa Instagram, sa Twitter, hindi po nila pinopost. Bakit kaya? Po ba? Well, alanganin ako pa mag-post niyan.
Di po ba? Kaya hindi ko rin po pinapansin kasi kumbaga tahimik eh. Hindi niyo po ba napapansin? Tahimik ang mga main fanatics at army. Wala po. Oh, yung army nagpo-post po talaga yan kay Yibyang. Real talk to mga kalda. Pero ang main fanatics hindi. Hindi natin alam kung ano nga po ba talaga yung taktika nila yan o pinasasabik lang po ng mga main fanatics ang mga fans nilang Armin na sa pagpo-post. Dahil, kumbaga, ini parang, well, kanya-kanya tayong opinion, ha? Nanay, kumbaga, si Ibyang, hindi mo ipo-post sa yung social media account gayong nag-post ito. Well, lagi naman po niya binabanggit ang pangalan Mengay. Lalo na po pagka may mga interview siya, tapos nasa District 1 siya ng Quezon City. Real talk to mga kaaldab. Kaya nga po ako napapaisip eh. Mukhang hindi po talaga kaaya-aya. Pero okay lang yan mga kaaldab. Baka bandang huli magulat na lang po tayo. Wala na nga po talaga yung army. O sabihin na natin biglang sumabog ito sa social media. Kasi sila-sila na nga po yung nagbabangayan eh. Hindi na rin siguro gusto na mga main fanatics yung mga pinagagawa ng mga ibang army. Although baka doon nga po nagsimula yung hidwaan sa clone ni Mengay, pagkatapos sinabayan pa ng hindi pagsipot ni Mengay sa motorcade. Baka doon pa po nagsimula, tapos yung pinakamalaking grand rally na talagang hindi pinuntahan ni Mengay. Kahit sabihin na natin, Mr. Destiny, Itbulaga yun ha, katatapos lang ng Itbulaga. Ha, ibabalik ko lang at i-remind ko para po sa mga dumadaan lang sa channel ko, para lang po sa baguhan sa channel ko, makinig po kayo. Kung totoo po na sinasabi ng mga main fanatics, Armin, na mahal nga po raw ni Main Mendoza si Mr. Spotted, ganun din po yung sinasabi ni Ibyang. Ito common sense na lang po. Igi-give up ni Mengay lahat. Mapuntahan at masuportahan niya lang si Mr. Spotted. Real talk to, kahit trabaho, di po ba sa mga mayayaman? Mayaman yung babae, mahirap yung lalaki, papipiliin ngayon yung babae kung sino yung gusto niya. Siyempre, ang pipiliin niya yung lalaki. Kahit, kumbaga, nakahiga siya sa ginto, nakahiga siya sa maraming maraming pera, kotse, alahas, pipiliin niya yung isang dukha na kapos sa pagkain, kapos sa material, di po ba? Na dating nagkokotse, ngayon naglalakad lang. Pero yun ang pinili. Yan po yung sinasabi natin pag-ibig. Di po ba? Pero hindi ko po ito nakita at naramdaman kay Mr. Spotted. Well, correct me if I'm wrong. Sinasabi ko lang to, mga kaaldab, para magising po yung mga taong tumadaan sa channel natin, yung bumibisita man lang, kumbaga, tapos magko-comment. Ngayon siguro, mapag-iisip muna natin muna sila bago sila mag-comment. Yung tipong, hindi muna ako magko-comment kasi mukhang tinitira tayo ni Mr. Destiny. Mukhang may point naman yung mga sinasabi niya. Mukhang totoo naman. Dahil sabi ko nga, kung may relasyon yung dalawa, i-give up talaga ni Mengay yun, pati yung trabaho. Hindi po ba? A-absent siya para lang sa isang araw. Tapos, sa Itbulaga naman, alas 2:30 tapos na siya. Pwede siyang magpahinga ng 2 hours, tapos pupunta siya sa rally ni Mr. Spotted, pero bakit hindi niya ginawa? Doon pala mapapaisip na kayo, di po ba? Real to kaya mga kaaldab,